Okay, yan, ha? Retraction ng ating pambansang bayani, si Jose Rizal. Ano ba ang retraction? Ang retraction ay ang pagbawi, pagtanggi o pagtatwa sa naunang sinabi o sa kahit anong aksyon na nagpapahayag ng pagbabago ng saloobin ng taong nagbitiw o gumawa nito. Yun yung retraction. Binawi niya yung kanyang pagiging mason. Ang mason ay isang grupo na hindi naniniwala sa Diyos at kanyang tahasang tinatakwil ang simbahang Katoliko. No, yun. Sa pamamagitan din, kanya rin binabawi ang kanyang mga sulat na Nolimit Tangere at El Filibusterismo na ito ay dahil nagbalik loob na nga siya sa simbahan ay di siya ano isa na siyang Katoliko. And isa sa mga issue doon kung bakit kinakailangan siya ay magkaroon ng dokumentong ito ng retraction upang masabi sa mga Pilipino na kayo ay huwag nang sumunod sa himagsikan kasi mismong si Jose Rizal ay nagbalik loob na sa simbahan. Yun ang kanilang ipinapalabas. No? Yun ang kanilang ipinapalabas para hindi na sila mag-aklas dahil nagbalik loob na si Jose Rizal. Yun ang kanilang ano. Kaya yun nga lang, apat na version ang lumabas. Hindi natin alam kung totoo nga ba yun. Totoo bang ang naging retraction ni Rizal bago siya namatay, mamatay? So ito yung mga huling oras niya, December 29, 1896, alas 10 ng umaga, dinalaw siya ng isa sa mga guru niya sa Ateneo na si Padre Jose Villa Clara kasama si Vicente Balaguer. Okay, so yun yung pagdalaw, unang pagdalaw ni Balaguer sa kanya. Alas 3 ng hapon, bumalik si Padre Balaguer upang kausapin muli si Rizal. Ang kanyang dahilan ay talakay ng pagbawi ni Rizal sa mga ideyang anti-Katoliko sa kanyang sulatin at pagsapi sa masoneria. So, ibig sabihin, babawiin niya na yung kanyang mga ideyang anti-Katoliko na kagaya ng Noli at mga El Fili na kanyang sulatin at yung pagsapi niya sa masoneria. Hindi na siya, i-denounce niya na, parang ganun. Alas 4 ng hapon, pagkaalis si Doña Teodora at Trinidad, ay dumating naman sila Padre Villa Clara, Padre March at Padre Rosel. Ito yung mga professors niya sa Ateneo. Alas 10 ng gabi, pinadala ni Padre Balaguer kay Rizal ang burador ng pagbawi na ipinadala ng arsobispong anti-Pilipino na si Bernardino Nozaleda. Ngunit hindi ito nilagdaan ni Rizal dahil hindi niya ito nagustuhan. So ibig sabihin, meron na talagang kasulatan na pipirmahan na lang niya. Naka-ready na, pero hindi ito nagustuhan daw ni Rizal. Ayon naman kay Padre Balaguer, nagpakita siya ng mas maikling burador na inihanda ni Padre Pio, Pai o P, at makaraan ng ilang pagbabago ay sinulat ni Rizal ang kanyang retraction. Ibig sabihin, may mga copies na ng retraction, pero si mismong si Rizal ang sumulat, binago niya ito. Yun ang ayon sa pahayag nila na kung itinatakwil na niya ang masoneria at ang reliyosong ideyang anti-Katoliko. Ang sulat na ito ay naging malaking debate sa mga Rizalista sapagkat sa mga Rizalistang mason o anti-Katoliko, ang dokumentong ito ay huwad. So peke para sa mga Rizalistang mason. At para naman sa mga Rizalistang Katoliko, ito daw ay tunay na dokumento. Oh, so hati, ano, 'di ba? Hati even mga Rizalista. So ito ang retraction, ang nilalaman niya. Ito yung original document, ang retraction. It's a Spanish language. So ito ang sinasabing original na retraction, sinulat at nilagdaan ni Rizal. Hindi ito ang version ni Padre Balaguer. Okay? So yan ha. Ito sa Ingles. Ito yung naisalin na sa Ingles na ang sabi, I declare myself a Catholic and in this religion, in I retract with all my heart whatever in my words, writings, publications, and conduct has been contrary to my quality as a son of the Catholic Church. I believe and profess whatever she teaches and I submit myself to whatever she commands. I abominate masonry as the enemy that it is of the Church and as a society prohibited by the Church. The diocesan prelate can, as the superior ecclesiastical authority, make public this spontaneous manifestation of mine in order to repair the scandals the acts may have caused and so that God and the people may pardon me. Yan daw yung kanyang pinirmahan sang-ayon sa mga
mga nagpapahayag. Ito yung original, oh. Okay? Eh, binasa natin kanina, eh, si Roman Roque, ang nag-ano ng peke na pirma na ginamit din noong panahon ni Emilio Aguinaldo, kaya siya nahuli. Okay. Ano mga version ng retraction? Mayroong higit kumulang na apat na version ito. Ang isa ay nilabas ng La Voz Española at Diario de Manila. That was December 30 mismo, ha? 1896. Yun yung La Voz Española at Diario de Manila. Ang original text naman ay natagpuan sa Archdiocesan Archives May 1935, Father Manuel Garcia. Ano yung purpose? Bakit nilagay kagad nila sa Diario de Manila? Ng December 30, 1896. August, nasa simula ito ng himagsikan. What is actually the purpose? Ang purpose nila doon, kung si Rizal ay nag-retract at ito inilathala noong December 30, 1896 din, inilabas, pagkamatay na pagkamatay ni Jose Rizal o pagkabitay na pagkabitay sa kanya o pagkabaril sa kanya, ay ito, upang ito'y paalam sa mga Pilipino na si Rizal ay nagbalik loob na sa simbahan, kaya kayo, magbalik loob na rin kayo kasi ang leader nyo nagbalik loob na. That's actually part of the propaganda. Isa yun, no, sa mga dahilan. No? Ang original text naman ay natagpuan sa Archdiocesan Archives. 1935, ang tagal! Yun yung di umano na original na text na 1935 na archives. Ang pangatlo naman, ang isang version naman ay galing kay Father Balaguer na ayon sa kanya, nakatanggap siya na eksaktong kopya. Eksakto, ha, na kopya na may pirma ni Rizal. Natanggap niya daw yon mismo within the night. Ang isa ay matatagpuan noong araw ng pagkamatay ni Rizal sa El Imparcial. No? So yung araw naman mismo ng pagkamatay. So apat yan na version. Ito yung version ni Father Balaguer at saka yung original text. Anong nilalaman yan? Me declaro Catholica y en esta religión en que nazi y me edequie quiero vivir y morir. Me retracto de todo corazón. Ang Espanyol ng corazón o ang English nito ay heart. O, yung kaninang binasa natin English version. Corazón de culto en mis palabras. Yung palabras yung kanyang mga salita. No? Escritos. Ang escritos naman yung mga sulat. Cuento o cuanto en mis palabras escritos en presos e conducta ha habido contrario a mi calidad de hijo de la iglesia. Ang hijo ay son, no? Hijo. H-I-J-O. Hijo. Kaya meron tayong, oh, kumusta na ikaw, hijo? Spanish term yun na anak, no? So, creo y profeso cuanto ella enseña y mi sumento a cuanto ella manda. Abomino de la masonaria como enigma pies es de la iglesia y como sociedad prohibida por la misma iglesia. Puede el prelado diocesano como autoridad superior eclesiástica hacer pública esta manifestación espontánea mía para reparar el escándalo que mis actos hayan podido causar y para que Dios y los hombres me perdonen. Patawarin naman ako ng mga tao at patawarin ako ng Panginoon. Yun yung kanyang huling ano. Yun yung kanyang huling sang-ayon doon sa retraction. Tapos pirma niya. Manila, 29 de Disyembre de 1896, Jose Rizal. Okay, anong pinag-aiba ng text? Sa original copy, ang salitang mis kualidades, ang sa kopya naman ni Balaguer ay mi kalidad. Ito yun. Ayan. Mis kualidades kay, sa original text kay Balaguer ay mi kalidad. Okay. Mayroong Katolika pagkatapos ng unang iglesia sa original copy at sa copy ni Father Balaguer ay may salitang misma bago sa pangatlong iglesias na wala naman sa original copy. So, yun ang ilan sa mga pinag-uusapan dito. Bakit may mga dagdag at may bawas? Di ba? O sige, baalis na tayo dyan kay Father Balaguer na ano. Ito naman ang mga nagsasabi ng hindi totoo. Okay? May mga tao na hindi naniniwala at sino-sino ang mga ito.
Mga nagsasabing hindi totoo ang pagre-retract ni Rizal, ito ay sulat ni Rizal kay Blumentritt noong sa Paris siya noong 1890. Ito ang sabi niya, bakit hindi ko kakalabanin ang buo kong lakas ang relihiyon? Gayong ito ang unang-unang dahilan ng lahat ng kahirapan at hinagpis. So yun ang mismong sinabi ni sinulat ni Rizal yung kay Blumentritt. And Blumentritt was considered to him as his friend, as his closest friend. Hmm. Ano pa yung sulat niya nung siya ay ano, noong 1892? Letter to be opened after my death. Imagine mo, noong 1892, naka-ready na siya. Okay? May sulat na siya, 1892. Ang 1892 ay panahon na kung saan niya nasa Hong Kong siya. Diba? Bago siya bumalik sa Pilipinas, nag-Hong Kong muna siya. At ang sabi niya, hindi ako nagsisisi sa lahat ng aking nagawa. Dapat itaya ng tao ang kanyang buhay sa para kanyang tungkulin at paniniwala. Pininindigan ko ang lahat ng mga ideyang pinahayag ko tungkol sa kinabukasan ng aking bayan. Oh. At ito mismo si Trining, ang sabi niya, ipinakita nila ang dokumento upang paniwalaan namin. Yun ang sinabi. So ano pa? Sino-sino pa yung mga nagsasabing hindi totoo? Mga nagsasabing hindi totoo ang pagre-retract ni Rizal, si Ricardo Pascual. Sinabi na ang dokumentong nahanap noong 1935 ay hindi sinulat ni Rizal. So it's a forged document according to Ricardo Pascual. Si Rafael Palma naman na dating presidente ng University of the Philippines at isang mason, ay sabi niya ay isa tong pious fraud, isa itong isang napakalaking kasinungalingan. Dahil hindi tugma ang naging retraction sa karakter ni Rizal. Totoo nga naman yun, ano? Hindi naging tugma sangayon sa kanyang sulat, mga sinulat. No? At sangayon din kay Frank Laubach, isang Protestant minister, si Austin Coates, British writer, at si Ricardo Manapat na director of the National Archives. Ito naman yung mga nagsasabing totoo ang pagre-retract ni Rizal. Si Josephine Bracken, sinasabi ni Josephine na sila raw ay nagpakasal na Rizal pero wala siyang mapakitang marriage contract. Kaya nga guys, yung 'di ba, a night before o a day before ng kanyang pagka baril sa Bagong Bayan, sila ay kinasal, di umano. 'Di ba? Di umano. Pero ang kasunduan noon, even in 1980 nung nandoon siya sa dapitan noon. Doon kasi nagkita ang dalawa eh. Nung dinala siya ni ano eh. Yung tatay-tataya ni Josephine Bracken na nasa Hong Kong. British yun. O Irish na nagstay nga sa Hong Kong. Eh, nabubulag o nagkakaroon na siya ng problema sa mata niya. So sila ay nagpaano dyan. Hanggang sa nagkita nga itong si Josephine at saka si ano. So nagpaalam sila na magpapakasal sila, no? Eh, sabi ng pare, hindi kita papakasalan hangga't hindi ka hindi mo binabawi ang iyong mga ano, ang iyong mga sinulat at ang iyong paglaban sa simbahan. Okay? So kaya nagkaroon sila ng tinatawag nating common marriage. Sa ano na lang sila, sa harap na lang sila ng kalikasan matrimonya ng kasal, hindi na sa simbahan. 'Di ba? Kaya nung time na yon, kung ito ay sinasabi na di umano na ito ikinasal sila, ibig sabihin nag-retract siya. Pinayagan siya na magpakasal si Josephine Bracken kay Rizal sapagkat siya ay nag-retract. That's the logic, yun sinasabi ng mga totoo, no? At isa pa dito si Nick Joaquin, ang sabi ni Nick Joaquin, si Nicolas Safra, si Leon Maria Guerrero III, Gregorio Saide, Guillermo Gomez Rivera, Ambet Ocampo. These are actually historians. Si Ambet Ocampo was actually a good writer. He was from UP at siya ay nagsusulat sa Inquirer. Si Nicolas Safra, historian din yan. Si Nick Joaquin, historian. Leon Maria Guerrero ay nasa UP din yan. I think siya yung dean nun eh. Last 2000, sorry. Si Jens Schumacher, Antonio Molina, Paul Dumol, and Otin Craig, prominent Philippine historians, naniniwala sila na ito'y totoo, sabi nila. No? At meron din naman na eksperto sa mga sulat ni Rizal na isang mason din, si Teodoro Calaw, na dito sa Isalipa ay meron paaralan ng Teodoro Calaw Elementary School. Diba?
So doon ipinangalan. So si isa ito sa mga eksperto sa mga sulat ni Rizal na isang mason. At isa pa dito na sumasang-ayon na totoo nga ay si Otley Bayer at Dr. Jose del Rosario na based doon sa kanilang expertise ay yung handwriting ni Rizal ay kaparehas, nakaparehas sang-ayon doon sa kanyang pinirmahan. Okay? So, yan ang ilan sa mga mahalaga ng mga dokumento or I mean, mga kaalaman na dapat nating intindihin sa ating issue ng retraction. Pero para sa akin nga, kagaya ng akin nabanggit, it doesn't matter to me kung siya man ay binawi niya o hindi. Ang mahalaga sa akin ay siya ay naging malaking bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas. No? It doesn't matter if he is a Mason or if he is a Catholic. It doesn't matter to me. It matters to me na siya ay isang Pilipino na lumaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Okay? Yun ang mahalaga dun. So, I hope that everyone had learned these things, no? Na mas malalim, no? Kailangan nating mas maintindihan. At yung mga nangyayari